So yun na nga, what's up mga guys, what's up mga Lodi. Big shoutout po kay Idol Erin na nandyan, kay Idol Hensus, mga nakatambay lagi sa ating live kahit walang kwenta to. Tayo po yung mag-update mga Lodi, ating himayin po isa-isa. Actually madami to, hindi lang ano eh, tatlo eh. Talaga Charmin? Big shoutout po ulit kay Idol Erin po tsaka kay Idol Hensus. 2,000 years later. So ito po yung bagong patch po nila, July 30 po. Ang pinaka main event po nila is ito, new event will take place tsaka class change po. Sa in-game event po, merong Midsummer Night Festival, Estelia Summer Night Order, Estelia's Cocktail Shaking Summer Event po, part 2. Bali, yung una po si Salik, ngayon naman po si Stella. Talaga, Charmin? Siguro mag-jowa po to, parehas. Pwede na! Then, Summer Guild Night Dungeon po. Tapos, meron pong event po si Nightcrow po ulit. Sunnycrow Memories of Summer. Actually, ito po yun eh. Ito po siya. Di bali may pakulo po na naman si Nightcrow mga Lodi. Talaga Charmin? Mag-screenshot lang kayo ng character nyo sa location po. Tapos ilalagay nyo po i-server, character name, screenshot, video or video, memorable location. Tatype nyo po kung bakit doon. Ito po, reason po bakit, ba't yung location na pili nyo. Bahala ka sa buhay mo. Isang reward niya po, kapag merong 3,000 sumali, ito marireceive natin. Pwede na! Sabi na Idol Hensus, easy more yun. Shoutout Idol Zeno. Anong update yan? Bagong patch Idol and ano? Idol Zeno, big shoutout po sa'yo, long time no see. Tapos, ang pinaka main event niya po talaga is ito, yung class change po. Wala kaming pakialam! Class change function added po. Tapos, class change schedule, July 30 hanggang August 6 po. Before update. Kailangan po level 50 kayo, then second advance. Tapos twice per server po. Kung mapera kayo, dalawang beses nyo gawin to mga Lodi. Tapos yung mga seeds na makukuha nyo po, send nyo sa amin po ha. Tapos, ito po yun. Meron pa pong isa. New skill trait tome added po. Ito po siya. Obtain method. Reaper tome. Doon yung may kita sa guild merchant po. Ito po yun. 20 times po siya weekly. Gamit po is 1.5 na guild coins. Talaga, Charmin? Tapos, ito po. Material required, 10 piraso. Tapos, 30% success run po siya. Ito po yun mga Lodi. Hindi ko alam kung saan yun eh. Saan gagamitin eh. Ito po siya mga Lodi. So kailangan nyo po ng maraming guild coin mga Lodi. Pwede na! Ito po, kailangan nyo po nito mga Lodi. Actually yung guild coin ko po iniipon ko eh. Talaga Charmin? Hindi ko po ginagalaw yan mga Lodi. Pero kailangan po natin galawin siguro dahil dito. Paki-comment na lang po mga Lodi ko para saan to ha. Thank you, thank you. Bahala ka sa buhay mo. Then next. Sabi na Idol Zeno, 58 HSO1 na lang third advance na. Uy, sana all. Congratulations Lodi. Sabi na Idol Hensus, memorable location kung saan ka pumaldo. Oo nga no. Record ko nga yun.
Sana ako nakakuha ng epic glider, no, Idol and Sus. Tapos, ito po yung pinaka main event niya, mga Lodi. Paliwanag natin, mahabang paliwanag ang puter. Bahala ka sa buhay mo. Class change po. Required level niya is 50. Then class, second class advancement po and higher. Material required, class change coin. Kailangan nyo po nito, mga Lodi. Nabibili po siya sa shop. Dito po, dito siya nabibili, mga Lodi. Ito, click nyo lang to. Ito po siya, mga Lodi. Mahal, oh. Kaya po, kung marami po kayong pera, mga Lodi, bilhin nyo po ito. Sana all! Ito po yung ginagamit siya pang class change po. Talaga, Charmin? Then, tapos ito. Yung mga lista ng changeable equipment po. Sa Epic, napapalitan siya. Legendary, Mythical, napapalitan. Then sa Secondary Gear, napapalitan din po. Epic and Rare. Sa Armor, ganun din po. Pwedeng palitan. Talaga, Charmin? Accessory, napapalitan din. Rare and Epic. Dito po sa Artifact, yung Relic po, hindi po napapalitan. Pati yung Amulet. Talaga. Relic tsaka amulet. Ah, sa bagay. No? Yun na pala yun eh, no? Kaya hindi na pwedeng palitan. Then, jewel, pwedeng palitan. Night grow gear, hindi rin pala pwedeng palitan kasi yun na po talaga siya. Talaga, Charmin? Tapos sa skill, napapalitan lahat, mga Lodi. Then, sa skill tome, napapalitan din po. Kaso ito, hindi napapalitan, no? Ah, reset umot. Nare-reset siya na automatic. Yung creed po, napapalitan siya. So, ito po siya, mga idol. Ilagay ko na lang po sa description yung link para makita nyo po yung actual na picture po kung paano mag-class change po. Ibali, mahabang process siya, mga Lodi eh. Ito siya, oh. Balik, mamimili po kayo ng class nyo po kung anong gusto nyo gawin. Kunyari, Vanguard po, magpupunta kayo ng Impaler. Click nyo lang po yan. Then sa weapon din po kung anong gusto nyo palitan. Pati sa armor po. Di bali, automatic na po siyang lalabas eh. Meron na po siyang tawag dito. May breakdown na po ng presyo kung magkano po yung magagastos nyo lahat-lahat. Then tapos sa skills din po, ganun. Pag nilagay nyo lahat, magbe-breakdown na po siya kung magkano yung magagastos nyong ano, token. Talaga, Charmin? Changing tome details. Ito po. Napapalitan din po yung mga tome niya. Tome skills. Ang next na at update po nila is check-in event, mission completion, and hunting event, and summer night guild dungeon. Ito po yung kanina sinabi ko, yung sa memories of summer, kung sa kayo magpapapicture. Talaga, Charmin? Di bali sa check-in event po, mga Lodi. Ganun po ulit, 7 days. Meron kayong makukuhang 20 na cocktail, ancient papyrus, 2, tapos 20 sa 3rd day. Ancient Papyrus, 2 sa 4th day. Then, sa 5th day po, cocktail na naman, 20. Ancient Papyrus, 2 sa day 6. And cocktail po ulit, 20 pieces sa day 7. Ang mission completion po niya is ito. So, start po ng July 30 ngayon. Mag-i-end ng August 26. So, mission reward, Stella Summer Night Order. Bale, ito mga Lodi, madali lang tapusin to eh.
sa 2000 po na common map monster na mapatay nyo, meron kayong 100,000 gold. Then sa 5,000 naman, meron kayong 30 moonstone. Actually, natapos ko na po ito eh. Ngayon lang. Ito po. Ito na ba yun? Ito po. Tapos po kagad. Napakabilis mga lodi. Madali lang gawin. Talaga, Charmin? Then, ang next is Estella's Cocktail Shaking. Kailangan niya pong mag-check-in sa guild. Meron kayong regen compound, makukuha 15. Tapos sa 5 check-in niyo po, meron kayong 15 ulit, makukuha ang cocktail. Tapos mag-dodinate kayo na 5 beses. Meron kayong gold chest, makukuha 5. Sa 10 beses na donate niyo po, meron kayong 20 cocktail. Tapos sa 10 times na guild order na natapos nyo, meron kayong uncommon crafting material, 2. Then ito yung pinakamagandang event, defeat guild boss dungeon once, meron kayong 30. Then final reward nya po, SOA, 10 piraso. Solid to mga lodi, no? Pang third advance. Parang si Idol, ano ba to? Si Idol Zeno na dumalaw uli. Magta third advance na po siya. So ang next na event niya po is ito. Summer event part 2. Ito po yung partner ni ano eh, ni Salik. Si Estella. So start po siya July 30, mag-end po ng August 13. Ilang araw lang to mga lodi? August 13. 1-2 weeks lang mga lodi. So kailangan nyo pong ay di bali si Estella po lalabas. Saan to lalabas? Sa Baslium. Bastion Village. Sa August 2 hanggang August 4. Tapos lalabas uli siya ng August 9 and 11. Di bali, every weekend po lalabas siya. Mag-i-end po siya ng August 18. Ito po yung kukunin nyo mga lodi. Alak. Talaga, Charmin? So, madami-dami rin po ito mga lodi. Ito po yung mga pwedeng ipapalit nyo mga lodi, oh. Brilliant Artifact, Rare, Uncommon, Source of Growth. Ito okay din to, Source of Growth, oh. Magical Rune, Summer Mojito. Paano to? Kailangan ng Summer Mojito. Ah, ito pala yon, Summer Mojito, pang codex siya, lodi. Kailangan 4 na piraso. So, kailangan mo ng 30. Ah, hindi. Tama ba? 40. Pwede na! Para makuha mo to sa codex niya. So yun po, ang kapalit ni Salik, si Stella. Next na update, Summer Night Guild Dungeon mga lodi. So start po siya ng July 30, mag-end po siya ng August 13. 1, 2, 3 weeks po uli siya. Pag sa beginner dungeon po, ang makukuha nyo lang is ito. Tapos pag sa intermediate po, ito naman. Content of the Summer Night Treasure Chest. 2,000 guild coin. Wow, sarap nun mga lodi. 2,000 guild coin. So kung 2,000 makukuha namin, oh, laki nyo no. Solid. Sana all. Tapos may limang papa, may limang morion. Tapos papyrus. Tapos meron pang salmon.
Ayos. Sana all. Content of special summer treasure chest bound. Gold coin 3,000. Oh. Sarap nito, 3,000. Sana all. Tapos 10 more 'yon, 5 papyrus. Tapos salmon uli. Oh my god. Ito pa yung mga additional guild dungeon loot. Sa beginner, meron kang 1 million gold, 5 papyrus. Tapos prosin tier, sa intermediate naman, isang prosin tier. Dalawang prosin tier. 2, 3, 6 bali. Di bali 6 na prosin tier, intermediate. Dami ha, 6. 6 na ano. Solid mga lodi. Sana all. Isa, yun na nga. Ito yung pinakalas, yung kanina, sinasabi ko, yung sa memorable po. So, ito po, yung sa memorable niya, Memories of Summer. Di bali, mag-screenshot lang po kayo sa location na yon kasama yung character nyo. Itatype nyo po sa Discord nila ito, server, character name, screenshot or video of memorable location, and reason bakit yun po yung napili nyo. So yun, hanggang dito na lang mga lodi, yun po yung ating update para sa ngayon. So huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And kung marami na rin po kayong mga seeds mga lodi, send nyo na lang po sa amin. Talaga, Charmin. Thank you so much. So hanggang dito na lang mga lodi. Salamat!